Hello mga bata, ang asignatura natin ngayon ay Music 3 Quarter 2 Week 1. At ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ay tungkol sa pagtaas at pagbaba ng tono. Bilang panimula, pagkatapos ng araling ito, inaasahang makilala mo ang iba't ibang tono na mataas, katamtaman ang taas, katamtaman ang baba at mababang tono. Alam niyo ba na ang melodiya ay ang sunsunod na pahalang na pagkakaayos ng mga nota sa lingguhin? Tinutukoy din ito ang tono o himing ng isang tugtugin o awitin. Ito ay maingat at maayos na ginawa upang makapagbigay ng kaaya-aya at magandang tunog. Ang melodiya ay binubuo ng mataas at mababang tono o pitch. Mayroon ding katamtamang taas at katamtamang baba ng tono. Ang pamaraang Kodaly na ipinakilala ni Zoltán Kodaly ng Hungarya ay makatutulong upang lubusan mong makita ang antas ng mga tunog gamit ang Señas Kodaly. Tingnan ang Señas Kodaly sa ibaba. Ito ay nagpapakita ng pagtaas at pagbaba ng tono. Ito ay ang Señas ng Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, K. Ito naman ang posisyon ng inyong kamay kapag ka ikaw ay gumamit ng Señas Kodaly. Subukan nga natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Pangkatin ang mga larawan sa ibaba. Ilagay sa hanay A ang bagay o hayop na nagbibigay ng mataas na tunog at sa hanay B naman ang nagbibigay ng mababang tunog. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Sa hanay A ay ang mataas na tunog at sa hanay B naman ang mababang tunog. At ang inyong mga ilalagay ay ang mga sumusunod. Sa hanay A ay ang letter A. Sa hanay B naman ang letter B. Sa hanay B din ang letter C. Ang letter D naman ay sa hanay A. At ang letter E sa hanay A. Sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, tingnan kung ang nasa larawan sa ibaba ay isulat ang MT kung bibigay ito ng mataas na tunog at MB naman kung nagbibigay ng mababang tunog. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, MT. Number 2, MT. Number 3, MT. Number 4, MT. Number 5, MB. At number 6 ay MB. Sa gawain sa pagkatuto bilang 4, gamit ang larawan sa ibaba, isulat sa iyong sagutang papel ang sagot sa sumusunod na tanong. Number 1, ano ang nota na mas mababa ang tono kaysa re? Kung ang sagot mo ay lower do, tama ka. Sa number 2, ano ang kasunod sa notang mi na mas mataas ang tono sa kanya? Ang sagot ay fa. Sa number 3, ang notang ti ay mas mataas sa notang la. Tama o mali? Tama. Sa number 4, ano ang nota na mas bababa sa mi pero mas mataas sa do? Re. Sa number 5, ang so ay mas mataas sa fa. Tama o mali? Tama. Gawain sa pagkatuto bilang 5, isulat ang MT kung ang nota ay mataas, MM kung mas mataas, MB kung mababa o MA kung mas mababa. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno.
Ito ang mga halimbawa ng notang matatagpuan sa mas mababa, mataas, mababa, at mas mataas. Sa number 1, ang mga nota sa number 1 ay MM, number 2 ay MT, sa number 3 ay MB, at sa number 4 ay MA. Sa number 2, ang nota sa number 1 ay MA, sa number 2 ay MB, number 3 ay MT, at sa number 4 ay MM. Number 3, ang pinakamababa sa number 1 ay MA, sa number 2 ay MB, sa number 3 ay MT, at ang number 4 ay MM. Gawain sa pagkatuto bilang 6, iguhit ang mga nota sa ilimguhit sa taas ng bawat salitang mataas, mas mataas, mababa, o mas mababa. Ang unang nota ang pagbabasehan para sa pangalawa. Ang pangalawa naman ang pagbabasehan ng pangatlo, at ang pangatlo ang pagbabasehan ng pang-apat. Gawin ito sa sagutang papel. Ito naman ang halimbawa ng mga notang matatagpuan sa mataas, mababa, at mas mataas na pwesto. Sa number 1, ito ang nota na matatagpuan sa mababa. Ito naman ay mas mababa, at dito naman ang mas mataas. Sa number 2, ang mas mataas na nota sa number 1 ay dito. Ang mas mababa naman ay dito, at ang mababa ay dito. Sa gawain sa pagkatuto bilang ito, piliin sa mga metastrips ang tutugma sa mga notasyon sa ibaba. Isulat ang napiling metastrips sa bawat bilang. Gawing gabay ang sopasilaba sa ibaba. Gawin ito sa sagutang papel. Narito naman ang mga metastrips na inyong gagamiting sagot. So, so, la, la, do, la, so, la, ti, so, la, la, do, ti, la, so, re, re, do, ti, ti, la, so, so. Sa number 1 ay ti, ti, la, so, so. Sa number 2, ito ay re, re, do, ti, ti, ti. Sa number 3, ito ay la, so, la, ti, so. Sa number 4, ito ay la, la, do, ti, la, so. At sa number 5, ito ay so, so, la, la, do. Buuin ang talata sa ibaba. Piliin sa kahon ang tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang mga salitang bubuin ninyo ay ang melodiya, pitch, tono, sultan kodali, kodali, at boses. At ito naman ang talata na buuin ninyo. Ang melodiya ay ang sunod-sunod na pahalang na pagkakaayos ng mga nota sa lingguhit. Tinutukoy din ito ang boses o himig ng isang tugtugin o awitin. Ito ay maingat at maayos na ginawa upang makapagbigay ng kaaya-aya at magandang tunog. Ang melodiya ay binubuo ng mataas at mababang tono o pitch. Mayroon ding katamtamang taas at katamtamang baba ng tono. Ang pamaraang kodali na ipinakilala ni Sultan Kodali ng Hungarya ay makatutulong upang lubusan mong makita ang antas ng mga tunog gamit ang senyas kodali. Ayan, sana may natutunan na naman kayo sa isa nating aralin. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Music 3, Quarter 2, Week 1, Pivot 4A Learner's Material. Thank you for watching and God bless everyone.